talaga ang mga agila. Laban, laban. Bawi, bawi. Laban, laban. Picture yun. Parugi. Yes. Okay lang kayo? Karami. Karami na. Pinapangako ko sa'yo na hindi man sobra-sobra yung maibigay ko sa'yo, maraming mga pagkukulang, pero pinapangako kong gagawin ko lahat para maibigay yung mga pangangailangan para mapasaya ka. Pangako ko sa'yo, nandito lang ako sa tabi mo at hindi kita pababayaan. Promise na nandito lang ako lagi para sa'yo. Lagi lang akong makikinig kapag may mga problema ka. And aalagaan kita. Lagi kitang iintindihin. At saka... wait lang. Alam ko na. Saka thank you nga pala kasi laging... alam mo na kung paano ako pakalmahin pag nagagalit ako. Nahayaan mo lang ako kasi alam mong ganun lang ako. Pero pag medyo kumalma na ako, doon na tayo nag-uusap. So sana huwag kang magbago. Mahal na mahal kita. Inside it, and realize it's always been you.
sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po po ang lahat. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Una po sa lahat, aking ipinababatid kina Raymond at Magilyn ang pagbati ng simbahan. At sa diwa po ng ating pagtanggap at kagalakan sa pag-iisang dibdib ni na Raymond at Magilyn, pasalubungan po natin sila na masigabong palakpakan. Dalawang damdamin po ang nais kong ipahayag sa hapong ito. Una, nang ako ay tawagan ni Rachel at sabihin na ako raw ang magkakasal kay Raymond at kay Magilyn. Natutuwa po ako sapagkat hindi pa nalilimutan ni paring Raymond ang aming pagsasamahan. Wari ko noon ay 3 years old o 4 years old pala ang ikaw noon, ano? So, yun po. Dahil si pag po kami ay magkakasama, nila Brad Ruben, nila Stan at To, ay kasakasama din namin si paring Raymond. At ang tawagan din po namin ay paring Raymond. No po, kahit bata pa siya noon, sapagkat ang tawag niya kay Stan ay paring Stan din, paring To. Ano po, hindi lamang ako matawag na pare dahil ako'y pare. No po, kaya paring Raymond din ang tawag namin sa kanya. At pagminsan po, ayan ang utosan din namin pagkuha ng beer doon sa kanilang tindahan. Po. So, yun po ang una kong kagalakan. Ang ikalawa po ay medyo merong kalungkutan sapagkat nung dalhin ni Raymond at Magilyn ang imbitasyon doon sa ginyangan ng aking basahin ay nabago ang aking apelyedo at ginawang Asia. Sabi ko, bakit naman ninyo ako ginawang Asia? Ay ako naman ay hindi taga-Mulanay. Ano po? So, yun po. Joke lang po yung kalungkutan. Raymond at Magilyn, ang pagharap ninyo sa Diyos at pagharap sa tao is not just a contract. Hindi lamang ito kontrata. Bagkos, ito ay isang kabanalan. Sapagkat meron tayong mga tao na estado ng kabanalan na tinutugon sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay laging tumatawag sa atin. Una, ang bukasyon o pagtawag ng Diyos ay ang pagpapari. So kami po, bilang pari, tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Diyos at maglingkod sa tao. Ikalawang uri ng bukasyon ay ang pag-aasawa. At ito ang tinutugon ninyo ngayong hapon, Raymond at Magilyn.
kayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos upang bumuo ng isang pamilya na magiging isang maliit na simbahan dito sa lupang ibabaw. At ang ikatlupong bukasyon o pagtawag ng Diyos ay ang pagiging solo. Bigyan natin ng konting paliwanag ang bukasyon na inyong tinutugon, Raymond at Madeline, ang pag-aasawa. Sabi ko nga, ito ay isang bukasyon at pagtawag ng Diyos at tayo ay tumutugon sa anumang bukasyon na ating kinasasadlakan. Gaya ko bilang pari, tumutugon ako sa Diyos bilang isang pari. Kayo naman, Raymond at Madeline, tumutugon kayo ngayon sa Diyos para maging isang mag-asawa. At ang bukasyon na ito ay isang kabanalan. Lagi ninyong tatandaan. Kaya nga sabi ko sa una, it is not just a contract, but a divine, holy, sapagkat kayo ay tinawag ng Diyos at tumutugon naman kayo sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang kahalagahan ng sakramento ng kasal sa loob ng simbahan. Sapagkat lahat tayo ay tinatawag ng Diyos para maging isang simbahan na sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. At ito ang inyong isa sa buhay, Raymond at Madeline, sa inyong pagsasama habang buhay. Lagi ninyong tatandaan ang araw na ito na kayo ay tumugon sa Diyos sa Kanyang panawagan. At merong isang kabilin-bilinan ang Diyos sa Ebanghelyo na aking binasa at ating narinig ngayon ayon kay San Mateo. Ang sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. O huwag paghiwalayin ng tao. Raymond at Madeline, kayo ay nagkakilala na. Alam na ninyo marahil ang ugali ng isa't isa. Pero sa inyong pagsasama, Raymond at Madeline, darating na meron palang pag-uugali na kayong hindi nakikita sa isa't isa bilang kayo ay nung magkasintahan. Sa inyong pagiging mag-asawa, naririyan ang maraming pagsubok at problema sa buhay. Gaya ng simbahan, marami rin pagsubok at problema ang nararanasan. Ito rin ang mararanasan ninyo sa inyong pagsasama habang buhay at sa inyong pamilya. Sabi nga, sa pag-aasawa, hindi lahat ay saya. O, kanina po, habang ako'y nagbabiyahe, tumawag si Raymond at para nanginginig ang kanyang boses. Sabi ko, excited ka na ba? Sabi niya, excited po at nervyos pa. Po. Ibig sabihin, Raymond, hindi basta-basta itong iyong haharapin bilang merong isang pamilya. At ang pagkakaroon ng isang pamilya ay naranasan mo na sa inyong sariling pamilya. Maraming problema at pagsubok din ang naranasan, lalo tigit nung buhay pa ang iyong tatay. Halimbawa, sa negosyo, hindi lahat ay laging may pera. Lalo tigit ngayong nararanasan natin ang pandemya. Pero ang lahat ng ito ay pagsubok lamang para patatagin ang inyong pagsasama habang buhay. Sapagkat sabi nga ng Diyos, kapag ka ikaw ay malapit sa Kanya,
anuman ang hilingin mo ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ito ang inyong paninindigan sa harap ng Diyos, Raymond at Madeline. Sa inyong pagsusumpaan, naririyan ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Kita kayo ng Diyos. Kasama ninyo ang Diyos. At sa pagsusumpaan ito, dahil ito'y nagmumula sa inyo mga puso, alam ko, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat tumutugon kayo sa Kanya bilang isang pamilya na maliit na simbahan dito sa lupang ibabaw. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayan ng ito at humihiling ng panalangin upang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Raymond at Madeline at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Madeline, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Raymond na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Raymond, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Madeline na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong arugay na masupling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamayan ng Kristiyano? Opo, Father. Minamahal kong Raymond at Madeline sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang miti magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Madeline, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Raymond na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang panagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Raymond, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Madeline na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang panagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Sumunod kayong dalawa sa akin. Ama namin. Ama namin. Kami po ay inyong loobing. Kami po ay iyong Magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay bilang tagapagpatuloy ng simbahan pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Bitaw na kayo. Ngayon, babasbasan natin ang mga singsing at ang mga aras. Ama naming mawain, basbasan mo't kukupin ang iyong mga lingkod na sina Raymond at Madeline. Pagkalooban mo sila ng sapat na kubuhay ang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Raymond at Madeline. Pagindapatin mo na silang magsusot ng mga singsing na ito, ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pakikuha mo, Raymond, ang sing-sing para kay Madeline. Hawakan mo kanyang kanang kamay. Kailan... Madeline. Kailanman, di kita pagtataksilan. Isuot mo ang at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Raymond, kailanman, di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Madeline, kailanman, di kita pababayaan. Inilagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Balik na ulit dito. Para puli kayong dalawa. Mga minamahal na mga kapatid, sina Raymond po at Madeline ay mag-asawa na sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Raymond, dahil kayo ay mag-asawa na, ibig sabihin wala nang hadlang sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, kaya pakitanggal mo na ang belo ni Madeline. Sa diwa po ng ating pagtanggap at kasiyahan sa pagiging mag-asawa ni na Raymond at Madeline, habang iginagawad po ni Raymond ang matamis na halik kay Madeline, pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. You may now kiss the bride. Kumakantat, sumasayaw.
Magilin. Ito na ang pinakaiintay at ang pinakaespesyal na araw sa buhay ko. Ang matagal kong pinapangarap ay nagkatotoo na. Sa kabila ng mga di magandang nangyayari sa mundo, ay dumating ka naman sa buhay ko. Makasarili kong sasabihin sa inyong lahat na salamat sa pandemya dahil nakilala kita. Pinasasalamatan ko ang Panginoon sa pinagkaloob niyang pagkakataon na makasama ka at makilala ka. Salamat sa pagtanggap, pag-unawa, at pagmamahal mo sa akin. Pinapangako ko sa iyo at sa harap ng Diyos, Mamsi, Papsi, Mami, Daddy, sa mga ate at sa mga kuya, at sa harap ng mga taong nandito, naaalagaan kita o protektahan kita at mamahalin kita ngayon, bukas, habang nabubuhay at hanggang kamatayan. Binibigay ko ang aking buhay sa iyo, Magilin De Rojas, Sinigang, Bibi Choy, B. B, asawa ko. Thank you for loving me and accepting me for who I am, my flaws and all. Thank you for treating me gentle and soft. Thank you din sa pag-unawa and for being easy to talk to with anything. Salamat sa pag-aalaga, sa pagiging happy pill ko, sa masarap na luto mo, sa masarap na kape. Sa paggising, sa madaling araw, kapag may monthly cramps ako. Thank you for sharing your life secrets with me, for trusting me, and for being my best friend. Bill, let's live to live our dream lives together. Huwag nating sayangin yung mga oras natin sa pag-aaway, sa mga kalokohang bagay. Let's just stay kung ano tayo sa isa't isa kahit mag-asawa na tayo ngayon. Siguro let's just embrace more of our communication lang. Panatilihin natin yung maging open lagi sa isa't isa, yung promises, love, and yung trust. Hawak kamay nating tutuparin yung mga pangarap natin, pati na rin yung mga pagsubok na dadaan sa atin. Alam natin na ang buhay mag-asawa, it won't always be rose and gold. Pero I vowed on my prayers to be the best woman, wife that you're ever had. May God bless us as we are about to start our new journey, a life-changing journey. Pinagpipray ko din na we become an incredible daddy and mommy sa mga future babies natin. Mahal na mahal kita, Bibi Koy, asawa ko.
Yung nasa dulo, hindi nasa iyo. Magso-solo yung mga yan. Alright, wala pa ka naman natin ang ating entourage. Kasama ang Lomi Gopo. Para sa inyo, magtagal po kayo. Dalawa lang hinulayan po. Siyempre, ganun talaga po. Pero sana po, maging masaya kayo lagi. Ganun. Tapos, kahit may problema, wala pong ano. Dapat maayos po lahat lagi agad. At pag may problema po kayo, pwede naman po kayo sabagat sa amin. Ito lang masasabi ko. Sana ingatan ate kasi since isa akong lalaki, bunso, at siya yung medyo malapit sa akin, sana huwag mong saktan kasi siya yung parang ano eh, kajaming ko talaga kasi hindi ganun kalayo yung age namin na ano. So, inuman, kami natitirang dalawa, nabasa nang kung ano-anong sama ng loob, ganun. Wow. So, yun lang, basta mag, sana magmahalang kayo at wish ko sa inyong dalawa magka-baby.